Bukod sa pambobomba ng China sa barkuan ng Pilipinas noong Sabado, may hiwalay pang pangaharas ang helikopter nito sa mga Pilipinong nagsusurit sa Sandy K3. Ilan sa kanila ang nagkahiwa at galos dahil sa mga tumalsik na coral. Nakatutok sina JP Soriano at Chino Gaston. Habang binobomba ng tubig ng China Coast Guard ang unay sa May 4 ng Pilipinas hanggang mawasak nitong Sabado sa Ayungin Shoal. Matinding hangin naman ang inihasik ng Chinese Navy helicopter sa Sandy K3 habang nagsusuri roon ang BFAR at mga marine scientists ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology. Sa pamamagitan niyan, nang delikado at sobrang babang paglipad nito sa taas mismo ng mga Pinoy sa loob ng 10 minuto na nagdulot sa kanila ng distress ayon sa BFAR. Sa isang punto, dumapapa ang isang tauhan ng BFAR at nagtakip ng muka para sa lagi ng hangin mula sa LEC. Dahil din sa hangin kung kaya nagsitalsik ang mga durog na coral, nagtamo ng hiwa at galos ang ilan sa mga Pilipino. Hey! 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 Sa kabila niyan, nakompleto ng UP Marine Researchers at BFAR ang mga pagkolekta ng mga sample ng mga coral sa Sandy Cay. Sa inisyal nilang obserbasyon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na coral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa area at wala nang malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. I think that the future of these islands will have a significant effect on all the fisheries in the West Philippine Sea, up to north or even in the Visayan Sea. So we need this kind of study, but for me, I think it will be a most positive story for the Philippines if in the next foreseeable years or immediately from here onwards, there will be a consistent monitoring, but there will be an actions to manage these resources. Our approach includes not just the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We also take recommendations from the academic, particularly those who are really authority when it comes to science. Hindi tulad sa mga misyon sa Sandy Cay, puro tauhan ng military ang kasama sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, kabilang ang tinira ng water cannon nitong Sabado. Kaya kahit ikinawasak yan ng mga resupply ships ng Pilipinas at ikinasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy, hindi ito pwedeng gamiting basihan ng isang bagong arbitration case laban sa China. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Kaya rekomendasyon niya, ilipat na ang pangangasiwa sa Ayungin sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back to the tribunal. Maaari rin daw magtayo roon ng bagong pasilidad gaya ng isang lighthouse. Kapag hinarang pa rin daw ang Philippine Coast Guard ng China, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. Kahit ayaw magbayad ng China, may paraan daw para maningil. If we are awarded, how do we collect it? Then we just offset it against our loans to China. That is allowed. Offsetting is allowed. So we can actually collect. May mga pinag-aaralan ng posibleng ikaso ang Solicitor General pero hindi pa maaring idetalye. Ang tiyak, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa mga international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ayaw rin munang magkomento ng Chinese Embassy sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS.
Pero giit ng Vice Foreign Minister ng China, hinarang nila ang resupply ships ng Pilipinas dahil may dala umanong construction material para sa BRP Sierra Madre na taliwas sa pangako umano noon ng Pilipinas. Ilang beses nang itinanggi ng Pilipinas na may ganyang kasunduan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, JP Soriano, nakatutok 24 oras.